Malaguchis Marques TV. Siyempre, magluluto tayo ngayon ng tinatawag na sprout or ang kunamol sa Korean. Guys, ayan. Pero ito guys, kailangan natin ng sibuyas, leek, ayan, mushroom, garlic, pepper, soy sauce, ayan, kailangan yan. And then ang pepper, ayan, ang chili hot sauce. Chili hot sauce or chili oil. Ayan. Ayan. Chili flakes. Ayan. Ayan ang ating dish na ginawa, guys. Tinadtad natin ng konti, guys. Ayan. Pipretuhin natin siya, guys. Ng konting-konti. Ayan. Aprobado na ba sa inyo, guys? Ako talaga ang nagluluto. Ayan. So, take note, guys. Ayan. Pinapakita ko talaga na ako yan. So, walang daya. Walang daya-daya ito, guys. Walang take two, take two, take three, guys. Ayan. Ito ay pawang mga live. Nahirapan ako dyan. Ayan. Pinano na natin, guys. Medium lang lagi ang aking ginagamit na fire. Ayoko talaga ng fire, fire, fire. Ayan. Fire. Ayan. Kailangan natin muna siyang isang kutsa. So, yan palagi nyo gagawin guys na isang kutsa nyo yung mga karne na gagawin nyo pang palabas ng kanilang mantika. Tinawag nila ay gisa mo sa sarili mong mantika. Ayan. Ang aking ginagawa ngayon. So, ito na ngayon. A few moments. Ayan. Nangyari na nga guys. Nag-brown brown na siya. Lalagyan na natin siya ng konting sesame oil. Ang gagamitin natin para mabango ang aroma niya, guys. Sesame oil, ayan. Lalagyan natin ng garlic. Minced garlic pong ating gagamitin, guys. Ayan. Isasangkot siya nito, guys. Grabe ang amoy niya, guys. Kung kayo talagang nandirito nagluluto, guys. Yung amoy niya matatakam kayo, guys. Ayan. Napakatibid lang talaga, guys, sa ano niyan. Kasi pansahog lang talaga niya. Konting-konti lang, guys. Kasi talagang vegetable lang talaga dapat yan. Pero nilagyan ko na siya ng ano, beef ngayon. So, lalagyan na natin ng black pepper. Habang niluluto natin ng beef, guys, lagyan natin black pepper para manuot na po yung lasa ng black pepper. Nakakatulong siya sa pampalasa. Masarap siya, guys, pag nilagyan niya ng black pepper habang niluluto niya siya. And then, guys, syempre yan, lalagyan na natin siya ng chili flakes or ang tinatawag nilang chili chili. Ayan, chili chili, chili chili. Ayan, nilagyan ko siya ng 2 kutsarang chili flakes. Ayan, kailangan nating haluluin. Grabe, pag niluto mo yung chili, yung ilong mo, grabe din, maaching-aching ka dyan talaga dyan. Kung hindi lang talaga maano yung open yung area mo. Ayan, nilagyan na natin ng onion. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, white onion po ang ginagamit, hindi po yung makulay na onion, okay? Ewan ko lang, basta ito yung akin na pagtitripan. Ayan, white onion po talaga yan. Okay, ayan. Isang kutsa natin yan, guys. Ilalagay na natin ang mating magic na pampalasa. Ang chili oil. Chili oil. Diba ang chili oil, guys, ay mantika pa pala. Nakalimutan ko mantika pala. Sorry naman. Dinagyan ko siya ng konting mantika para hindi magdikit-dikit yung kasing ano. So, ayan. Ayan. Sangkutsya talaga. Grabe yung amoy niyan, guys. Sa ilong mo. Pumapasok ko yung anghang. Eto na nga. Eto na nga, guys. Ilalagay ko na yung magic soy sauce. Ayan. Kasi po, ang soy sauce po, yung ginagamit dito is light, pang-pangluto. Pag pang-sabsawa naman po, yung dark siya na soy sauce. Pero pag magluluto ka, light lang po yung color niya para hindi mangulay itim po ang inyong mga sabaw. So, tip na naman po yan para sa inyo, guys. Ganun po, 2 soy sauce. Ay, ito na ang aking magic. Sarap, ayan. Magic na magic po talaga siya, guys. Chili oil. Kailangan po natin chili oil. Kung wala po kayong chili oil, bumili na lang po kayo sa ano, sa supermarket po, napakamura. Pero kung sinisipag kayong gawa niyan, i-ano nyo lang po yung ano, yung chili na ano, iluto nyo siya sa mantika. O, palabasin nyo po ngayon doon yung chili oil. Tawag nyo yun, maanghang na maanghang. So, yun po ang ready-made home. May ready-made, okay? Sa aking vlog is magagawa ako noon. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng chili oil na pang siomay. Pang siomay talaga. Masarap yun talaga, guys. So, ayan. Nilagyan ko na pala siya ng tubig. Ayan. Katamtaman tubig lang ang ginawa ko. Kasi soup nga ito, kaya maraming tubig, guys. Ayan. Dinagdagan pa natin ng tubig, guys. And yan, halo-haloin natin siya, guys. Halo-haloin nyo siya, guys. Ayan. And then, halo lang ng halo para manuot yung mga pampalasa niya. Para mag-ano. And then, ang importante, takpan po natin talaga siya, guys. Para kumulo talaga siya. Ay, na major fire pa rin siya, guys, ha. Huwag nyong bibiglayin. Ayan, kumukulo na siya. Grabe. Kumulo na siya agad. Kasi, ayan, sa init ng panahon, kumukulo agad. Kahit na hindi kumukulo, pakukuloan mo lang sa labas daw. Totoo ba yun? Pakukuloan mo sa labas, makukulo siya. Pero talagang, kumulo talaga siya. Grabe. Ito, literal na kumulo talaga.
Ayan. Ano natin, halu-haluin natin siya habang kumukulo para hindi magdikit-dikit yung ano niya sa ilalim. Yun yun. And then lalagyan na natin ang ating mushroom. Ang ginamit natin ngayon ay mushroom, otoki mushroom. Pero pwede rin po yung brown mushroom. Basta ano, shiitake mushroom, Japanese mushroom. After natin guys, ilagay yung mushroom na yan guys. Ilagay na natin ang ating kong namol sa Korean. Sa English ay sprout. Sa Tagalog is tauge. Pero iba klase yung tauge natin, maliliit. Pero sa kanila, malalaki yan. Makikita mo naman yung kanilang kong namol is malalaki po yung kanyang mga beans. At saka mahaba po yan, hindi kagaya ng tauge natin na napakaliit. Mapayat. So, ayan na guys, papakita ko sa inyo na ako talaga ang nagluluto. Pinapakita ko talaga guys. Kasi maraming nagtatanong kung ako ba talaga nagluluto kasi bino-voice over ko. Kaya po pala bino-voice over ko lang po ito kasi para makapag-concentrate po ako. Kasi pagka ako'y nagsasalita dyan, tapos nagluluto po, parang hindi po maano po yung ano. At saka bawal din po ako magsalita ng malakas, syempre. Kaya dapat pag nagluluto is tahimik lang. So, voice over tayo dyan guys. Ayan. Yan, tinatakpan ko siya guys para yung lasa niya hindi lumalabas, parang hindi lumalabas yung swerte ganun. Ayan, ganyan. Ayan, makikita nyo guys, yan kumukulo na siya. After natin pakuluin ng 5 minutes guys, syempre ilalagay na natin yung leek. Huwag nyo kakalimutan na maglagay ng leek kasi pampalasa talaga siya, kasama siya sa Ricardo yung leek guys. Ayan, ayan ang leek guys, ilalagay na natin siya maya maya. Inano ko muna siya kung malambot na talaga, kasi paglagay mo ng leek dapat crunchy pa yung leek na yun, hindi mo dapat papatagalan. So, ayan, huling-huli talaga ang leek. Maraming leek po ang nilalagay. Bakit po marami? Kasi masarap po siya dito sa kong namol sprout soup. Ayan, stew. Tawag ko, stew yata ito. So, basta, basta yan yung ano, ano sa kanila traditional. Masarap siya talaga guys pag ano na sa bahay nyo. Pero ang bibili nyo guys, yung ano ha, yung Korean sprout, masarap siya. Kasi kung tawag siguro parang mag-iba lasa niya. Kasi mas malasa yung tawag natin eh. Pang ano lang talaga yung tawag natin, pang ano yan, pang lumpia. Pwede yun. Pero ito sa kanila, medyo may pagkatabangan siya ng konti na matamis-tamis yan. Ayan ang itsura niya guys. So ayan, wag niyong kakalimutan guys, after niyan guys, budburan niyo siya ng asin. Siguro dalawang pinch lang ng asin sa inyong kamay guys. Kasi guys, nakakapagano ng panlasa. Pag hindi niyo binubura ng asin, syempre kulang ang Ricardo. Yun po talaga. And then takpan natin. Ayan. A few moments, kailangan na natin tumikim. Ayan. Ayan, excited na akong tikman yan kasi masarap talaga siya guys. So ayan, kumukulo-kulo niya. Yung amoy niya talaga grabe. Mabango yung amoy niya guys. Masarap. Kung kayo talaga magluluto nito, gugutumin kayo guys talaga. Makakarami kayo. At take note, ito ay ano, vegetable siya guys. Hindi ka maano natataba kasi ito ay napakasustansya. Ito po ay pwede sa mga vegetarian. Tanggalin lang po nila yung beef. So, pwede rin yon. So, vegetable lang siya. May niluto akong gano'n na walang beef. Pero ngayon, syempre sa mga may gustong beef, dagdag pang palasa yung beef pag nilagyan siya ng beef. Pork, hindi ko pa na-try yung pork, pero beef pa lang. Pag beef kasi, masarap yung isabaw. Yon, kaya ganyan. Pag pork, hindi ko pa masyado natigman. So, eto na guys, ang few moments later natin. A few moments later. So, ayan na nga, ito na ang kalabasan ng ating pagkain ngayon. Ito na itsura niya. Ayan, nakakatakam na siya, diba? So, sa itsura pa lang. So, ayan na talaga. So, tara na, kain na tayo. A few moments later. So, ayan na ang matakaw, guys. Ayan na, titikman muna natin, guys. Siyempre, titikin muna. Napaka-init pa niyan, guys. Sa init ng panahon, guys, hindi ko alam kung napapanahin to. Mag-iinit ang ulo nyo, guys. Pero masarap siya, guys. Lalamig siya pag natanggal na ang gutom nyo, guys. Pero sarap to, guys. Guys, sa winter, paparating na po ang ating winter, rainy season. So, ayan, masarap niyong higupin ito. Kaya, inaano ko na sa inyo para pagka rainy season, pwede niyong gawin ito guys, sa inyo mga ano, sa inyo mga pamamahay. So, napakasarap niya. Nanonood po yung lasa niya, yung anghang, yung ano niya, tamis ng konti. Kasi matamis po talaga yung kong namol nila, yung sprout nila. Ayan, tapos yung crunchiness niya, hindi po nagsag yung mga gulay. Kasi kaya lang talaga timing yung mga pagluto nyo. Hindi yung sasag nyo. Talagang grabe. Ang sarap talaga higupin. Sa ubaw po lang guys. So, perfect ito guys. Kung yung mga bata medyo ayaw nila na manghang, baka hindi nila bet ito. Siguro tanggalan nyo na lang ng hang. Pero sa akin, approve ito guys. So, ang sarap-sarap. Thank you so much.